eto guys, nakabalot pa siya. Meron tayong mga scotch tape dito. Sana lang talaga smartphone to guys. Baka plastic lang to. What's up guys, I'm JP and this is JTeen TV. So kung hindi nyo alam guys, nagre-review din kami ng mga matatanda ng iPhone, mga old flagship, and also mga bagong cellphones, of course. So kung gusto nyo yan, well definitely subscribe now. Ngayon guys, titingnan na natin kung anong laman nitong J&T na nandito, diba? So una, eto guys, nakabalot pa siya. Meron tayong mga scotch tape dito. Oh, diba? Magic. So, eto na nga guys, ang iPhone 4S nga pala ay na-release ng 2011. So, 12 years na po siya. Running 12 years. Dahil nga, bago pa tayong 2023. And, eto na nga, naka-box po siya ng cartoonish. So, kapag bubuksan natin to guys, ayan. So, nakabalot na naman. Parang daming balot ha. Una, nakalagay dito ang kanyang charging, which is pang iPhone 4S talaga. And, meron po siyang color yellow na charging adapter. Ayan, color yellow. Parang Unbox Diaries to ah. So, dyan muna yan. Titingnan naman natin kung andito na nga ang mismong smartphone. Sana lang talaga smartphone to guys. Baka plastic lang to. Ayan, so kayo ang unang makakagita dito. Ayun, so meron nga tayong iPhone 4S dito guys. Napakaganda, shining, shimmering. Parang brand new actually. Napakaganda talaga niya guys. Meron tayong glass back and aluminum frame and also glass front. Yun, cute na cute. Sana lang talaga mag-on tong cellphone na to. Kasi guys, sayang naman yung 900 pesos. Ayun, nag-on siya guys. Nice. So 8GB po to na merong Wi-Fi access ba yun? Or meron siyang cellular. So ang laman ng kanyang box guys, meron na tayong charging adapter, cord or cable, and nandito rin ang smartphone. So sure na sure talaga tayo guys na yung link na ilalagay ko sa comment section ay legit na seller. Kasi nga guys, maraming mga seller na scammer dito sa Shopee. So, be safe na lang kapag bibili kayo ng murang iPhone. Ayun, so parang ibang country ata yung nakalagay dito sa kanyang startup. Oh, hell no! So, hindi po siya English. Para siyang French or whatsoever, nasa Europe. Ayun, so ayun. Gumagana pa rin siya guys. Nandito na tayo sa homepage kung saan nandito ang kanyang camera, gallery, phone, telephone, at saka music. So, ang napansin ko agad dito guys sa pagdating dito sa kanyang display ay napakaliit niya talaga. Napakalaki na kanyang mga bezels dito. Kumpara natin sa iPhone 5S, medyo malayo po talaga ang kanilang difference pagdating dito sa display. Dahil nga, parang ang lalaki talaga. Pero para sa guys, nung 2011, we don't care about bezels or something like that. Dahil nga ito ang isa sa mga pinakaunang naglagay ng ganitong type of display. So yun na nga guys, ito si iPhone 4S na merong 8GB of RAM na pwede nating i-add ng account. Dahil nga merong mga version dito na hindi pwedeng lagyan ng account. So yun lang, para sa akin, gumagana pa rin naman siya. As you can see here dito, meron tayong camera. Ayan, try natin. Now, seeing the results guys, naku po, mas maganda pa ang camera nito kumpara sa mga bagong Android phones ngayon sa halagang 5,000 pesos or more. Yes guys, totoo yan. Dahil nga iPhone ito, kahit na anong tagal niya pa sa market, ulit ka naman, kahit na anong tanda niya pa, maganda talaga ang kanyang camera. For me, na-surprise talaga ako guys na it's still working. 12 years! Napakatagal nun! 9 years old pa lang ako nung na-release ang phone ito guys. Pakabata ko pa nun. But this time, napakamura niya na. Gumagana pa rin. But of course, meron talaga mga problema pagdating dito. Especially pagdating sa battery. Napakahirap na atang makahanap ng isang legit na battery for this phone kung gusto niyong palitan. Dahil nga almost all units ng iPhone 4S ay degraded na talaga ang battery guys. Napakabilis ng malobat. Yung nagja-jump-jump na yung kanilang mga battery percentage. Kaya naman hindi talaga ito recommended pagdating sa mga taong on the go. O di kaya naman yung hindi palagi nag-charge. Dahil nga guys, pwede kayong malobat nang hindi nyo lang namamalayan. So, para sa akin, kapag kayo ay into calling, texting, ginagamit nyo pang communication kapag nagbibiyahe, wag na kayong bumili nito guys dahil nga hindi na to maaasahan pagdating sa kanyang baterya. So, bumili na lang kayo ng mga keypad. So, mas maganda yun. Pero,
kapag gagamitin mo naman ito ng, you know, pang start up sa inyong mga children. Pwedeng-pwede na to, guys. Gumagana pa rin naman ang kanyang camera, which is isa talaga sa mga gusto natin. Gumagana pa rin ang kanyang mga wifi. As you can see here, guys, kinonect ko siya sa aming wifi and now, connected na siya. So, gumagana pa rin naman siya overall, guys, as an iPhone. Pero yun nga lang, matagal na nag-end yung support ng iPhone dito, guys. Kaya naman, mahirap ka na talagang maka-download ng mga apps and games na pwede nyong idagdag dito sa phone na to. I don't know, guys, pero parang na-scam ata ako dito dahil nga yung in-order ko ay merong account o di kaya naman 8GB plus account. Pero dito sa settings ay wala tayong lalagyan ng account. Hindi po natin malalagin yung ating iCloud dito. Therefore, hindi tayo makaka-download ng any apps dito sa iPhone 4S. Parang scam talaga ako dito ah. But, yun nga guys, hindi naman talaga ako nag-expect na, you know, meron talagang mga apps na pwedeng download dito. O di ka naman, magagamit ko pa to sa aking pang everyday living. Dahil nga again, napakatanda na ng phone to. So, pang madalian lang guys, for conclusion, kapag kayo ay bibili ng iPhone 4S ngayong 2023, hindi na po siya magagamit sa ibang parts. O di ka naman yung Spotify, social media, hindi na po yan applicable dito sa phone to. Unless kung merong account na iPhone 4S, dahil nga eto guys, wala. Ang tanging magagamit mo lang siguro guys, is ang kanyang Safari. So dito sa Safari, pwede kayong mag... Yawa! So dito sa Safari guys, pwede kayong mag-log in sa Facebook, YouTube.com gamit ang inyong Wi-Fi. Since nakaka-connect pa naman siya ng Wi-Fi. So para sa akin, okay na okay pa rin to. At ngayon for the final testing, titingnan natin kung gumagana pa ba ang SIM dito guys. So susubukan ko sana siya guys, kaso lang mas malaki po ang butas ng kanyang SIM card tray. Meron akong nano SIM dito, pero ang kanyang SIM card tray po ay micro SIM. So, expected naman talaga to dahil nga napakatagal na talagang na-release ng phone na to. So, yung micro SIM pa talaga yung uso that time. Kaya naman guys, pasensya na, pero hindi ko talaga siya matitest. Overall, naging worth it naman yung pagbili ko dito sa phone na to dahil nga meron akong backup camera. Gumagana pa rin naman yung kanyang AirDrop dito guys. So, kung meron akong mga magandang photos na nakuha dito, pwede ko siyang i-transfer sa aking ibang iPhone. A few inches later. So ngayon ko lang nakita guys, wala po pala siyang AirDrop. Hindi, wala na. Finish na. Dito sa iPhone 4S. Hindi ko na nare-remember guys kung kailan nagsimula yung AirDrop. Pero parang meron atang iPhone 4S na merong AirDrop. Siguro guys, dito lang sa cellphone na to, walang AirDrop. But then again, useful pa rin ang phone na to for camera purposes. Mag-login na lang kayo sa facebook.com sa Safari. And then upload nyo na lang agad kapag ito ang gamitin nyo. Also guys, kung makikita naman ninyo, diba, napakaganda talaga ng kanyang likod, napaka-classy, napaka-premium. Ito talaga ang ginaya ng mga bagong iPhones ngayon na meron ng flat sides box type design. Kaya naman, ito talaga ang naging inspiration ng mga bagong release na iPhones ngayon. Napaka-premium and also napakaganda talagang smartphone. Complete package na sa lagang 900 pesos sa Shopee. Pero guys, kung hindi naman talaga kayo nag-e-explore o di ka naman hindi kayo mahilig sa mga vintage stuff, well, definitely, wag na lang kayong bumili nito dahil nga hindi na siya nagagamit as pang call talaga, pang text, pang Facebook. Like, you know, hindi na siya supported. So, parang camera na lang talaga ata yung pwedeng natin gamitin dito sa phone ito. And also, yung kanyang display, parang napalitan na. Medyo hindi talaga siya maganda para sa akin. Kaya naman guys, overall, nasa sa inyo na talaga yan. Depende na sa inyo kung bibili kayo ng phone ito. Dahil nga, you know, maglalagay pa rin ng link. Pero, again, hindi ko na i-recommend ang phone ito. So, that's pretty much it for this video guys. Kung nagustuhan mo ang video to, please like this video by tapping that like button. And also, subscribe na sa aming channel. Dahil nga, meron pa kami mga upcoming na reviews just like this one. So that's it, I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.